Ang ating life encouragement ay makikita sa Awit chapter 64 verse 1 ang sabi, O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ipakinggan sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Ang ating subject ay MAPI Health 2. Ang ating pag-aaralan ay mga pandama. Ano-ano ang iba't ibang bahagi ng ating pandama o ano-ano ang mga pandama. Ito ay 5'4a mula sa 5'4a ng second quarter ng grade 2. Ito'y ang video na ito ay ginawa para magkaroon ang mga bata ng mas malalim na ideya at mga mapakinggan nila ang discussion tungkol sa kanilang aralin. Hindi ko po inaangkin ang pinagkuhanan ko ng sangguniang ko na ito. At ito lamang ay educational videos para makatulong sa mga bata sa panahon ng pandemya. Ang ating topic ay mula, ito ay pang week 1 na hanggang week 4 na aralin na module ng mga bata. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy, mailalarawan at maibibigay mo ang mga paraan kung paano mapapangalagaan ang mata, tainga, ilong, buhok at balat upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga karaniwang sakit o karamdaman. Ang mata. Ang mata ay ginagamit sa ating paningin. Dalawa ang mata natin. Ginagamit natin ito upang makita ang mga bagay-bagay. Nakikita natin ang mga gandang tanawin, mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. Nagagawa natin ang mga dapat nating gawin gamit ang ating mata. Yan, kaya napakahalaga ang ating mata. Ang ilong. Yan, ito ay ginagamit natin sa pang-amoy. Ating ilong. May iba-ibang itsura ng ating mga ilong, lalo na pag tayo ay Pinoy. Isa lamang ang ating ilong at may dalawang butas ito. Ginagamit natin ito bilang pang-amoy. May pagkakataon na kahit hindi natin nakikita ay nasasabi natin ito dahil sa amoy nito. Halimbawa nito ang masarap na ulam. Nasasabi natin ang ulam ng kapitbahay sa pamamagitan ng amoy lamang. Ang ating balat. Ayan. Ito ay ginagamit natin sa pandama. Yan ang ating balat, ang ating katawan, mga balat sa katawan natin, ginagamit natin yan sa pandama. Kutis ay makinis kung aalagaan. Ginagamit ang balat upang makadama ng init o lamig sa paligid. Ayan, nararamdaman natin ang paligid natin, ang panahon sa pamamagitan ng ating balat, ng ating katawan, kung ito ay malamig, taglamig o taginit, o minsan ang panahon kapag tag-ulan. Ang tainga, ano ang gamit ng tainga? Ito ay pandinig. Yan, dalawang ating tainga, ginagamit natin ito bilang pandinig. Naririnig natin ang ingay ng kapitbahay, ang ingay ng kwentuhan, mga ingay ng bata sa labas. Katulad ng naririnig natin, tugtog ng kapitbahay na hindi nila marinig, kaya kailangan iparinig sa ibang tao. Ayan, naririnig natin ang mga tunog o awit gamit ang tainga natin. Yan. Kung sino ang nagsasalita, malalaman natin gamit ang ating pandinig. Ang ating dila o bibig, ngipin, bunganga, ayan. Ito ay ginagamit sa panlasa, nalalasahan natin ang ating kinakain sa pamamagitan ng ating dila. Ang dila ay isang uri ng pandama na tumutulong upang malasahan natin ang ating pagkain. Ang mga bahaging ito ng ating katawan ay ang pangunahing ginagamit upang makita, maamoy, maramdaman,
marinig at malasahan ang mga bagay-bagay sa paligid. Mga paraan ng pangangalaga ng ating pandama. Ano ang mga dapat nating gawin para hindi masira ang bahagi ng katawan ng ating mga pandama? Una, pangangalaga sa ating mata. Anong dapat mong gawin para hindi masira ang ating mata kapag nabulag tayo o may diferensya ang ating mata? Hindi tayo makakakita ng maayos. Kaya kinakailangan sa ating mata ay alagaan. Pangangalaga ng mata, una, kumain ng masustansyang pagkain. Mahalaga ito para panatiling malinaw ang ating mata. Ayan, huwag direktang tumingin sa araw upang hindi masilaw. Yan, kasi nakakasilaw, masakit sa mata. Pangatlo, punasan ang mga mata ng malinis na panyo. Huwag kung ano-ano, ha? Manood ng malayo mula sa telebisyon kasi nakakasira ang mata ang radiation. Ang radiation ay siyang init na nagmumula sa isang telebisyon o anumang gadgets katulad ng cellphone, laptop. Ayan, kailangan medyo lalayo-layo tayo at huwag masyadong gumamit ng gadget lalo na kapag bata ka pa, ha? Okay, sunod, magbasa ng sapat na liwanag. Kasi kapag madilim sa madilim kang nagbabasa o nagbibiyahe ka, kasakit ang iyong ulo, mata. Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Pikit-pikit. Ayan, pikit. Minsan, itulog na. So, ayan, tamang pangalaga ng ating mata. Kasunod, nose, ang ating ilong. Ayan, ilong, pangalaga ng ilong. Paano natin naalagaan ang ating ilong? Ang malinis na ilong ay makakatulong upang tayo ay maging malusog. Panatiling malinis ang ilong, amuyin ang mababango, iwasan ang mababaho. Sumingan ng dahan-dahan. Huwag bigla-bigla ang sisinga kung may sipon kasi kapag dumugo ang sipon, mahirap ang kasasakit ang iyong ilong. Okay, yan. Ano ang mga dapat? Pangangalaga naman ng balat. Paano natin na mapapakinis o magiging makinis ang ating balat? Una, upang maging makinis ang balat, ugaliin na maligo araw-araw. Huwag minsan-minsan, lagi-lagi, araw-araw, para matanggal yung mga libag-libag sa katawan. Magpalit ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangangati ng balat. Ayan, kailangan mong magpalit pagka naligo, napapawisan, nadudumihan, magpalit agad ng damit. Ugaling malinis sa tuwi na upo para yung balat mo hindi ka kakamot-kamot. Kapag kinamot mo yan dahil sa makatinang damit mo, magkakasugat-sugat damit ay balat mo. Yan, tandaan na mga bata. Yan. Pangangalaga naman ng tainga. Paano natin mapapangalaga ng ating tainga? So, ayan. Pansinin natin ang mga larawan. Makinig ng tamang ano lang ng ating naririnig na music. Ayan, mga ingay sa paligid. Huwag sumigaw. Okay, una, ayan. Tingnan natin. Gumamit lamang ng cotton bud sa labas ng tainga ng paglilinis. Tapos magpakonsulta. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong tainga. Bakit? Yan, para hindi masugatan. Kasi kapag nasugatan ka, dudugo tainga mo, magkakasakit ka. Mahirap pa naman gamutin ang tainga at saka mata. Gumamit ng malinis na tela. Umpahin niya sa paglilinis nito. Huwag gumamit ng matulis na bagay. Ayan, kasi masusugatan. Na ipanglilinis dito. Tandaan, ha? Okay, next. Pangangalaga ng dila. Paano natin naalagaan ang ating dila? Ayan. Mapapanatili natin ang maayos at malusog na dila sa pamamagitan ng palaging o palagiang pagmumumog at pagsisipilyo.
ang sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin ay maaaring makaapekto sa dila. Iwasan din ang paglagay ng matulis na matalas na at matigas na bagay sa bibig. Ilang sakit na dulot na sa ating mga pandama? Ano-ano mo yun? Ang mga sakit na maaaring nating makuha. Paglabo ng mata, pagkaduling at pagkabulag, karaniwang sakit ng bata, mga bata sa mata. Kung ito ay hindi mapapangalagaan, ang sobrang pagbabad ng ating mga mata sa TV, cellphone, o anumang gadgets, ay nakakalabo nito. Ha? Sobrang, ang sobra ay nakakasira. Lahat ng sobra, nakakasira yan. Ha? Tandaan. Okay, sunod. Kung hindi mo alagaan at iingatan ang iyong ilong, maaaring mawala ang pang-amoy mo. Yan, di ba hindi tayo makakain ng maayos kung walang pang-amoy? Kapag tayo ay nakakasipon, di natin naamoy ang lasa ng pagkain. Kaya nawawalan tayo ng gana. Ang pagkakaroon ng sipon ay ilan sa mga nagiging sakit sa ilong. At pagkasugat sa pangangalaga ng dila, mapapanatili natin at maayos at malusog ang nadila sa pamagitan ng palagi ang pagmumumog at pagsisipilyo. Yan, nasabi na rin niya kanina. Ang sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin ay maaaring makaapekto sa dila. Iwasan din ang paglagay ng matulis, matalas at matigas na bagay sa bibig. Paligid nito kung mali ang paglilinis mo sa iyong ilong. Maaaring magkaroon ka ng karamdaman ng ating dila kung hindi ito aalagaan. Ilan sa mga posibleng sakit ng dila ay pamamaga o glossitis. Ang tandaan ha, butlig sa dila o singaw. Panunuyo ng dila. Wala ka ng laway kaya nanunuyo ang iyong dila. Inga ang isa sa mahalagang bahagi ng ating pandama. Kung hindi mo ito maingatan, ay magkakaroon ka ng otitis. Medya kung saan ang sipon na lalabas sa iyong ilong ay lalabas sa tainga. Diba? Mabaho pa naman yan. Ang pagiging pabaya sa balat ay nagkakaroon ng scabies o sugat na maliliit na nagdudulot ng sobrang kati. Nakakapangit ito sa kutis at sa malalang pagkakataon, ikaw ay magkakasakit tulad ng lagnat kung ito ay magiging malala. Ha? Yan. Kaya ingatan ang balat. Okay, subukan naman natin kung may natutuhan ka sa ating aralin. Iguhit ang mukha ng tao at tukuyin ang mga pandama. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sige. Okay. Mga bahagi ng katawan, ano ang iyong sagot? Ano ang mga pandama? Ayan ang mga pandama natin. Kung ganyan ang iyong sagot, napakahusay mo. Ang galing-galing mo. Palakpaka naman dyan. Okay, kasunod. Bilang pagkatuto, dalawa. Iguhit ang mata, ilong, buhok, balat at tainga kung ito ay natutukoy ng pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, ginagamit mo ito upang magkaamoy ng masarap na pagkain at mga pabango. Ano ito? Tama ka, ito ay ilong. Number 2, sa pamagitan nito ay nakikita mo ang ganda ng iyong paligid, ang ganda ng iyong kaklase. Okay, ano yon? Tama ka, ito ay mata. Number 3, nakikinig natin ang iba't ibang tunog na nasa paligid, ingay ng kapitbahay, mga bata natin, mahinang tunog man o malakas na tunog. Ang ating sagot ay, tanya. Okay, number 4, nararamdaman mo ang init at lamig sa iyong kapaligiran. Ano ito? Ang ating balat. Okay, very good. Number 5, nalalasahan mo ang iyong pagkain at inumin. Ano kaya ito? Tama ka, ito ay dila. Okay, gawain sa bilang pagkatuto o bilang pagkatuto bilang 3. Pagtambalin ang dulot na sakit sa mga pandama na nasa hanay A at mga maaaring maging sakit o karamdaman nito sa hanay B.
Hanay e, mata ilong, tay nga balat nila. Hanay binaman, scabies ut itis, medya sipon paglabo ng paningin, glossitis. Ang ating sagot ay, okay, tingnan natin ang mga sagot kung magkatulad tayo. Number 1, yan, E. Number 2, C. Number 3, yan. Next, balat scabies. Dila. Okay, kung tama yung sagot, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo. Okay, pang-apat. Pang-apat naman, gawan sa pagkatutubi ng apat, isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pag-alaga sa pandama, asa pangungusap sa ibaba at M kung mali ang pangangalaga dito. Tingnan natin. Pagbabasa ng aklat ng may tamang liwanag, paglinis ng tainga gamit ang matigas na bagay, malakas na pagsinga. 4. Pagligo araw-araw at paggamit ng malinis na tubig at sabon. 5. Tamad magsipilyo. Ano ang ating sagot sa number 1? D. Very good. Number 2? M. Mali. Number 3? M. Mali pa rin. Number 4? Tama! Dapat maligo araw-araw. Number 5? Mali. Okay, number. Sunod na gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 5, tukoy ng pandama. Karamdaman ito na inilalaraon o binibigyang linaw sa mga item. Gawin ito sa iyong kwaderno. Nagsusuot tayo ng malinis na damit at naliligo araw-araw. Gamit ang sabon at malinis na tubig upang mapanatiling makinis ang ating A. Mata, B. Ilong, C. Buhok, di balat. Ang ating sagot ay balat. Ha, balat. Number 2, ang pagsisipilyo at pagmumumog ay makakatulong sa ating blank. O, anong sagot natin? Kung magaling, ito ay dila. Number 3, ito ay sakit na nagdudulot sa ating balat kung hindi tayo magiging malinis. Ano kaya ito, mga bata? Okay, anong sagot? Titis media, scabies, sipon, paglabo ng paningin. Scabies, letter B. Okay, number 4. Ito ang gamit na sa pakikinig ng magandang musika sa ating paligid. Ang sagot ay mata. Pakikinig. Ang ating sagot dito ay tainga, hindi mata. Okay, ang sagot ay tainga, letter C. Number 5, gumamit ng malinis sa damit o panis paglilinis nito upang makaamoy na mabango at mabaho. Ang sagot natin ay ilong. Okay, kung tama ang sagot, napakagaling-galing mo. Okay, masasagot mo lang yan sa tulong ng iyong mga magulang. Madali lang yan. Okay, next. Pangalaga sa balat. Chichikan nyo lang kung alin dyan. Okay, next. Kayang-kaya nyo yan. I-check nyo lang. Kagawaan sa bilang pagkatuto bilang 7, punan ang talahay na yan sa ibaba tungkol sa mga naranasan mong karamdaman sa pandama. Gawin ito sa tulong ng iyong nakakatandang kapatid, magulang o tagapangalaga. Okay, ilalagay mo lang kung anong naramdaman mo sa mata, ilong, balat, tainga, dila. Ano ang binigay na lunas? Anong naging resulta ng bigyan ka ng pangunang lunas o luna sa iyong naramdaman? So, yan lang ang gagawin mo. Madali lang yan. Okay, next. So, punan ng patlang, wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng mga talata tungkol sa aralin. Dito ka mamimili sa baba ng sagot. Yan. Ang ating mga sagot ay yan. Maamoy, balat, marinig, alagaan. Yan ang mga sagot natin. Okay, next. Okay, maraming salamat sa panonood. Sana may natutuhan ka sa ating aralin. God bless at mag-ingat po tayo. Ako nga pala si Teacher Beth.
Beth ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Bye-bye mga bata!